Secretary Tugade, kasi kailan ho kayo pumunta sa airport nung nangyayari itong lahat na ito? Nung nangyari ho yan, tinawagan na ako ng bago magkalauna ng umaga. Pero bago ho magkalauna, wala na ho kaming tulukan dyan hanggang kwan. Hindi ho ako pumunta sa airport kasi ho, ayaw ko makibulahaw. Pag mapupunta ho ako doon, baka mataranta lang yung mga tao. But for the record, I was on top of the situation from the time I was called by General, Edmond Real. So when were you first physically at the airport, sir, since the incident? Hindi ko ho binisit, but I was on top of the situation. I was calling them. So you were never able to visit the airport? Hindi pa po kayo nagpupunta ang airport magmula noon? Nagpunta ho ako. So kailan po yung una na yun? Mga after one day ho yata, dumaan ako doon. After one day? Oo, pero hindi ho ako pumunta doon sa site mismo, kami ho nag-usap sa opisina. Kasi ayaw ko hong magkaroon ng maraming distraction yung mga taong nagtatrabaho. Paano po sila madidistract na nandun ka? Kasi ho, baka magbigay ako ng utos-utos na hindi naman tugma sa gustong nangyayari ng crisis committee. Kaya ang kausap ko lang ho noon ay si Mr. Monreal. Madam Chair, but technically, Secretary, you're the Secretary of DOTR. You should have been on top of everything. I was on top. Parang hindi ko makita yung scenario na hindi kayo bahagi ng crisis committee. You should have been on top of that committee. Ma'am, I was on top of the situation. Crisis committee is defined by a protocol. But the mere fact, Secretary, hindi kayo wala kayo dun sa scene of the crime. You were never seen during the, kumbaga, critical moments of the crisis. Oh, so, di ba, being on top means being there physically. I'll take the cattles, ma'am. In terms of running the show, yeah, I understand. Dapat nandun secretary kung yung pong inisip nyo. Pero they have the two lieutenants, myself and DG. We're all covered. We have, the two of us probably had about 80 years of experience combined in terms of airline business. So he was giving me instructions. We're discussing issues, how things are developing. I was giving him also updates from time to time. But GM, siguro, balikan lang natin, how can you say that you're on top of everything? And nalusutan nga kayo ng 61 flights? Hindi ho talagang nalusutan. Hindi ho nagpaalam sa amin. Hindi naman po pwede namin pwedeng sabihin sa airline. Hindi ho pareho lang ho yun, hindi nagpaalam at nalusutan. Kaya nga po, nag-uusap na ho kami na meron corresponding penalties po ito dahil binaliwala yung aming MC na 24 hours dapat magpaalam po sila. Okay, but more than the penalties, ho, it's the fact na may nag-landing doon na 61 flights na hindi nyo alam. Technically, bahay nyo yun eh. Tapos may pumasok sa bahay nyo na hindi nagpapaalam.